mga kwento ng wagas na pag-ibig at bawal na pag-ibig. Mga kwento sa likod ng complicated relationships. Saan ang mapatawad mo ko, Danny? Ano man gagawa ng sorry mo, Ipe? Heart Stories and Relationships. Mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. With a special edition tuwing Linggo. Jessica, sorry ha. Gusto kita. Tama na. Ayoko na lukuhin yung asawa ko. Heart Stories and Relationships. Kasama si Tess Mosa. Dear DJ Tess, kapag mahal mo, pagkakatiwalaan mo. Sabi ng iba, mahirap daw ang magtiwala. Sa akin naman, kung totoong mahal mo o mahalaga sa'yo ang taong yun, madali lang. Nagiging mahirap lang naman kapag yung mga taong yun na pinahahalagahan mo, na pinagbigyan mo ng buong tiwala, ang mismong gagago sa'yo. Nasaktan ka na, mahihirapan ka pang magbigay ng tiwala sa iba. Kasi ang iniisip mo, baka mangyari na naman ang masaktan ka ng sobra dahil sa pagbibigay mo nito. Pero paano, DJ Tess, kung ikaw ang nagkamali? Kung ikaw ang bumali sa tiwala na yon? Kasi nagmamahal ka. Kasi ang gusto mo, sumaya. Tawagin mo ako sa pangalang Alfonza. 40 anyos at may dalawang mga anak. Buo at masaya ang pamilya namin ni Walker noon. Boyfriend ko siya ng 4 taon bago kami nagkaroon ng mga anak na 2 taon lamang ang pagitan. Natatandaan ko pa noon, sabi sa akin ni Walker, ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya, no? Buong buo. Napakasaya pala talaga. Salamat, Alfonza. At binigyan mo ko ng mga anak. Sabi ko naman sa kanya, DJ Tess, salamat kasi dumating ka sa akin. Kundi dahil sa'yo, hindi naman ako magiging ina. Hindi ako magiging kompleto. Mahal na mahal kita, Walker. Gagawin ko ang lahat sa inyo ng mga anak natin. Mas mahal ko si Walker kesa sa mahal niya ako, DJ Tess. Tanggap ko yon. Mas madalas kong sabihin sa kanya na mahal ko siya kesa marinig ko yon mula sa kanya. Maghihiwalay na nga sana kami noon, DJ Tess. Nagpatuloy lang ang relasyon namin kasi nabuntis ako bago kami maghiwalay. Kaya nagkabalikan kami. Pero ramdam ko na noon na nagbago na siya at nanlamig na siya sa akin. Na-appreciate ko na naninindigan siya kahit na parang hindi na niya ako mihal. Nasasaktan ako pero unti-unti, hinanda ko rin ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Dumating ang pagkakataon na yon, DJ Tess. Ang pagkakataong hindi ko na siya mapilit pa. Hindi ko na rin kasi kayang makitang nahihirapan siya. Para sa akin, hindi rason ng mga anak para pilitin mo ang taong mahalin ka. At dahil mahal na mahal ko siya, pinalaya ko siya, DJ Tess. Ang gusto ko kasi kung magsasama man kami, yun ay dahil mahal namin ang isa't isa at hindi dahil naanakan niya lang ako. Paulit-ulit akong nagtatanong noon, ano nga kayang nangyari sa amin? Saan nga kaya ako nagkulang?
Pero napagod rin ako. Tinanggap ko na lang na may mga bagay na hindi talaga nagtatagal. May mga tao na dumarating para pasiyahin ka, pero hindi para manatili. Naghiwalay kami ng maayos ni Walker. Masakit, pero walang samaan ng loob. Matatalino rin ang mga anak namin at kahit na hindi maintindihan ng buo, pinagkakatiwalaan nila kami na ito ang pinakamabuting desisyon para sa aming lahat. Napakasakit para sa akin. Bilang nagmamahal sa kanya at bilang ina ng mga anak namin. Pero alam ko, DJ Tess, alam naming dalawa na yon ang tamang gawin. Sabi ko nun sa kanya, mananatili tayong magkaibigan. Kaya ko to, Walker. Basta ang gusto ko lang, maging magulang pa rin tayo sa mga anak natin. Malaya ka na, Walker. Pinapalaya na kita. Sa paglipas ng panahon, mas natatanggap ko na. Hanggang sa makatagpunan ng bagong mamahalin si Walker. Si Zenny. Siyempre, kahit natanggap ko na hindi na kami, aaminin ko na may kirot pa rin. Ewan, ganun siguro talaga kasi tatay siya ng mga anak ko. Pero hindi ko piniling magalit o magselos o kung anuman. Lalo pa, at mabuting babae si Zenny. Nagkusa nga siyang makipag-usap sa akin ng personal tungkol sa sitwasyon namin. Nakipagkita siya sa akin, DJ Tess, at kinausap niya ako. Nakuha niya ang respeto ko dahil doon. Natatandaan ko, sabi niya, Alfonsa, maraming salamat kasi nagpunta ka. Gusto kitang makausap kasi hindi naman natin pwedeng iwasan lang ang isa't isa. Mahal ni Walker ang mga anak ninyo at magiging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Bilang magsasama na rin kami at lalagay sa tahimik, gusto kong malaman mo na susuportahan ko kayo sa pagiging magulang ninyo sa mga bata. Na naiintindihan ko ang sitwasyon natin, Alfonza. Kaya sana maging magkaibigan rin tayo. Mahal ko si Walker. At kung ano o sino ang importante sa kanya, ay importante din sa akin. Na-appreciate ko ang ginawa ni Zenny, DJ Tess. Kasi bibihira na lang ang babaeng ganoon na naiintindihan talaga ang sitwasyon na meron kami. Hindi man kami sobrang close na magkaibigan, masasabi kong magkaibigan kami at hindi kami magkaaway. Okay ang lahat. Hanggang sa isang gabi, umuwi sa akin si Walker. Sabi niya, hindi niya raw maintindihan ang sarili niya kung ano ang kanyang gusto. Sinabi niya sa akin, DJ Tess, na mahal niya raw si Zenny, pero naiisip niya pa rin ako at ang pagsasama namin noon. Nung una, ang akala ko, baka naman nag-away lang sila kaya niya nasasabi yon. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag kay Zenny. Sabi niya sa akin, Mare, Alfonza, matanong ko lang, kinontak ka ba ni Walker ngayong araw? Kasi hindi pa siya umuwi eh. Nag-aalala lang ako kasi hindi ko rin talaga siya makontak. Saktong nasa bahay ko noon si Walker, DJ Tess, nang tumawag sa akin si Zenny. Tumingin ako kay Walker. Alam niya na ang asawa niya ang kausap ko.
Naawa ako sa tingin niya sa akin habang umiiling, na parang sinasabi sa aking huwag kong sabihin kay Zenny na nasa bahay ko siya. Nagsinungaling ako kay Zenny at sinabi ko sa kanyang hindi ko alam kung nasaan si Walker. Sa akin nagpalipas ng magdamag si Walker noon. At para pang ang haba-haba ng gabi. At oo, DJ Tess, aaminin ko na nagpadala kami sa aming mga damdamin at may nangyari sa amin. Alam kong hindi na dapat kasi magkaiba na kami ng buhay. At isa pa, kasal na siya sa ibang babae. Ilang linggo nang ganito ang setup namin. May mga gabi na sa akin umuuwi si Walker. At para bang hindi kami naghiwalay kung magtratuhan kami. Pero syempre, hindi alam ni Zenny yon. Ang alam lang niya, lalabas si Walker kasama ang mga anak namin para sa banding ng mag-aama ko. Wala siyang alam na may relasyon ulit kami ni Walker. At kahit anong pilit ko sa aking sarili, natigilan ang kahibangan na ito ay hindi ko magawa. Mahal ko pa rin pala talaga si Walker. At kung kinakailangang maging kabit niya ako, kahit na nauna naman talaga ako sa buhay niya at tatay siya ng mga anak ko, ay tinatanggap ko. Sa mundo namin, buo kaming pamilya at walang Zenny sa buhay namin. Pero nakokonsensya ako, DJ Tess. Kahit na masaya ako. Dahil mabuting tao si Zenny at wala siyang masamang ipinakita sa akin. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Ako si Alfonza. At ito, ang aking magulo at masalimuot na heart story. Ano nga ba ang dapat gawin ng ating letter sender na si Alfonza, na kung saan ay napakahirap nga naman ang kanyang pinagdadaanan, nakakalito at hindi niya alam ano ba ang tamang gawin sa kanyang sitwasyon. Ipadala ang iyong komento, ang iyong reaksyon, ang iyong opinyon, ang iyong maipapayo para kay Alfonza sa atin pong text line at 0977-7000-915. Ulitin po natin ang ating text line 0977-7000-915. At pwede ka rin magpahayag ng iyong saloobin sa atin pong opisyal na Facebook page at Win Radio PH or yung sa akin naman po at DJ Tess Mosa. Aabangan ko, kabarkada, at babasahin ko po on air kung ano man ang gusto mong sabihin para kay Alfonza. Dito po sa Heart Stories. Heart Stories. Sa 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan pa ba yan? Programa ngayon, kabarkada, ang kwento ni Alfonza kung saan siya ay, nakipagrelasyon ulit sa kanyang ex. Kasang lagay eh, siya yung other woman. Kasi itong si ex, nagpakasal na ito sa iba. Sige. Minsan masarap talagang maniris ng letter sender, ano. Basahin po natin ang inyong mga reaksyon. Unahin po natin dito sa ating text line. Sabi ni Texter 409, sabi niya, sa batas ng tao at Diyos, alam natin na mali yan. Ikaw ang una, Alfonza, pero may bago na siya. Hindi lang girlfriend, kundi asawa. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng mga anak ninyo at hayaan mo na lang si Walker ang umayos ng gusot na pinasukan niya. Huwag maging tanga sa pag-ibig. Minsan ka nang ipinagpalit at iniwan. Huwag mo nang hayaang maramdaman ang asawa niya ngayon ang naramdaman mo noong iwan ka niya. Like what you said, mabait ang asawa niya at naging kaibigan mo pa. Huwag mo hayaang maging mali ang mali na ginagawa ng ex-husband ninyo. More power po in inini, sabi niya. Sabi naman ni letter sender, na ini letter sender tuloy ni texter pala.
Sabi ni Texter 210, nakakainis talaga yung ganyan, DJ Tess. Yung mga lalaking ganyan, di alam kung sinong dapat piliin. Dapat po kasi, hindi na lang nagpakasal sa iba muna itong asawa ni Zenny. Kung babalikan pa niya yung nakaraan niya. From Celia de Guzman, balibat ng Montalban. Ang init, no? Maisingit ko lang. Diba? Minsan maisip mo, pagkatapos ba ng EDSA, araw na. At saka dami ko nakikitang magre-reklamo talaga on Facebook, Twitter, and all other social media networks, networking sites. Sobrang init daw talaga today. Ano na? Or maybe, umaabot lang yung hotness ko sa labas. Char! Kayo naman, minsan lang ako mag-joke pagbigyan nyo na. Sabi po ni Texter 849, mabalik po tayo sa kwento ni Alfonza. Good afternoon po, DJ Tess. Para sa akin, kasalanan po ng ama ng mga anak mo yan, Alfonza. Bakit nagpakasal siya kay Zenny kung hindi naman pala siya kontento dito? Ngayon, bumalik siya sa'yo na ina ng mga anak niya. Para sa akin, ipaglaban mo siya para mabuo ang pamilya ninyo. Gumagalang Aling Lita ng Mandaluyong City. Mula naman po kay Texter 5335, ang sabi naman niya dito, kabarkada, basahin natin, "Hi DJ Tess with smiling face." "New listener here. Hindi namin naabutan ang simula ng kwento. Pero para po sa akin, kung alam po niyang mali ang ginagawa niya, itigil na niya." Oh, yun lang naman yun eh. As simply as that. Oh, di ba? As simple as that. Kung mali, alam mo naman na mali, bakit mo tinutuloy? Diba? Maraming ganyan. Sabi niya pa, "Badi po sa KPG kina Teacher Open, Sherbel." Ano ba ito? Sure? Tama ba? Ruth Riza, kaway-kaway. "Thank you DJ Tess. Maraming salamat din sa inyo mga nakatutok ngayon. Hindi ko man kayo maisa-isa." Lalo na dyan sa Divisoria. Makiosk dyan. Uy, nakatutok sa atin. Maraming salamat. Nagpunta ako ng DV last week eh. Siyempre, hindi ko lang masabi na ano. Pero thank you. Sabi ni Texter 684, "Dear DJ Tess, magandang hapon po. Ang masasabi ko po sa kwento ni Alfonza, para sa akin, dapat po magparaya na siya. Kasi may asawa na po ang lalaking iniibig niya sa ibang babae. Si John po ito ng Malabon." Oh, magparaya ka daw. Ano mo na? Wala po sa ating Facebook page. Ang sabi po dito ni Joanna Pinyon, "DJ Tess, para po sa akin, hindi po dapat pag-isipan pa ang dapat gawin ng letter sender. Kung kasal na po si Walker sa iba, magiging kabit lang po siya at dapat pong tigilan niya." Iba-iba ang mga reaksyon na tatanggap natin dahil mula naman po kay Aurelia by Chan. "DJ Tess, ipaglaban po niya si Walker dahil may mga anak po sila. Pag-usapan po nilang tatlo kung ano ang dapat nilang gawin kung si Walker po ay hindi na mahalang asawa niya." Sana nga, ganun lang kadali yun, di ba? Pero kasi kasal si Walker kay Zenny. And that, my friend, complicate other things, di ba? Hindi pwedeng kung sino lang ang gusto niyang mahalin o irelasyon. Pwede lang. Lalo na if he's already committed to other woman, di ba? Yan ang sinasabi natin, bago mag-I do. Sa simbahan man, sa huwes, o kung garden wedding man yan, kung ano man ang klaseng seremonya, bago ka mag-I do, bago mo pasukin ang pag-aasawa, make sure na siguradong-sigurado ka sa sarili mo na kaya mong panindigan ang papasukin mo. Pupugad-pugad ka sa iba, tapos babalik ka dun sa una. Ano talaga ang trip mo, di ba? Nakakaawa tuloy si letter sender kasi biktima lang din siya ng kanyang sariling pagmamahal dun sa tatay ng mga anak niya, sa dati niyang partner, di ba? Nakakaawa din naman si Zenny. Gusto ko maawa kay Walker, pero Walker ah. Walker ka talaga. Walker ka ng keme, oo. Ikaw maintindihan itong mga ito. Masakit sa ulo, ano? So, ikaw, Manong, ano?
Papakasal ka pa? Joke lang. Ay nako, pag-usapan pa po natin ito sa ating pagbabalik. Final ko da po tayo para sa sitwasyon nitong si letter sender ni Alfonza, no? And hindi po niya ito tunay na pangalan. Okay. I-clear lang po natin 'yan. Nagpakilala lang po siya bilang Alfonza. Baliktutugan muna tayo. Ito pa rin ang Heart Stories kasama si Tess Mosa. Heart Stories. The 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan pa ba yan? Patti Smith, sometimes love just ain't enough, which we all agreed. Diba? Lalo na sa kwento natin ngayong hapon na ito. Naku girl, Alfonza. Hindi ko questionin yung pagmamahal na nararamdaman mo para kay Walker. O diba, agad-agad akong kumukoda about sa inyong dalawa. Si Walker din, kung mahal ka niya talaga. Pero ang kaso kasi, eh, hinay-hinay naman kayong dalawa. Kasi may Zenny. Sa picture, diba? Hindi naman sana magiging malabo ang lahat kung hindi siya nagpakasal sa iba. Wala akong pake kung meron kayong nakaraan, kung may history kayong dalawa, kung may mga anak kayo. Ang sinasabi kasi natin dito, hindi na siya available eh. Kahit na sabihing nauna ka pa. Diba? Kahit na sabihing binibigyan ka ng pride niyang lugar mo ngayon dahil nauna ka at may mga anak kayo, hindi pa rin tama, Alfonza. Gusto ko na mag-focus ka doon sa realidad na iyon. Kasi masyado kang nakoconsume nung kasiyahan na nararamdaman mo because syempre umuwi siya dyan, may nangyayari sa inyo, intimate kayo. And syempre nararamdaman mong masaya ka dahil kumpleto kayong pamilya. Kasi may dalawa kayong mga anak. Kumbaga okay sa all right, di ba? Kaya lang, okay naman sana yan eh, yung setup na ganyan. Kung walang ibang responsibilidad si Walker sa ibang tao. Ganito ang gagawin natin dyan, Alfonza. Kung talagang desidido kayo ni Walker to get back together, nabuin ang inyong pamilya, idaan natin sa tamang proseso. Maging honest kayo kay Zenny na ikaw mismo ang nagsabi walang pinakitang masama sa'yo, mabuting tao, tinanggap ang sitwasyon ninyo, naging maluwag siya sa kung paano ang setup ninyo bilang pamilya, hindi niya tinanggal sa mga bata ang pagiging ama ni Walker, hindi niya tinanggal sa'yo ang karapatan mo bilang ina ng mga anak ni Walker. So maging fair din kayo sa kanya. Okay? Her with the truth. Kesa yung ganyan na wala siyang kaalam-alam. Kung talagang desidido naman kayo ni Walker na ayusin ang pamilya ninyo, kausapin nyo si Zenny, mag-file sila ng annulment, idaan nyo sa tamang proseso. At siguraduhin nyo na may pagtanggap sa bawat isa sa inyo sa bagong sitwasyon na pinapasok nyo ngayon. Ngayon, kung ayaw ni Walker na ilagay nyo sa tama ang lahat, ibig sabihin lang nun, Alfonza, eh, ginagawa ka lang niyang ano, pampalipas oras. Kasi baka may issue silang mag-asawa, may issue sila ni Zenny. Wala siyang ibang matakbuhan, kundi ikaw. Diba? Kung matinong lalaki talaga yan si Walker, Alfonza, ilalagay niya sa tama ang lahat. Maninindigan siya sa kung ano ang meron kayo. Pero kung hindi at itinatago niya lang yan, at puro kayo pagkukunwari at pagpapanggap na kunyari okay ang inyong pamilya, okay ang lahat, ibig sabihin lang noon, si Zenny pa rin ang asawa niya. Wala siyang balak hiwalayan ito. At medyo nagkakaroon lang sila ng problema at ginagawa ka lang niyang pastime. Truth hurts, isn't it? Sakit bang marinig yun? So yun lang ang para sa akin. Umpisa pa lang ng liham mo, Alfonza, inamin mo na tila nga mas mahal mo si Walker. Diba? Kesa sa mas mahal ka niya. And nakikita ko naman yun, napansin ko, sa kung paano mo inalahad ang iyong heart story. So sa pagkakataon nito, sana naman eh, bahagian mo din ang pagmamahal ang iyong sarili, lalo ang inyong mga anak. Hindi lang ikaw, si Walker o si Zenny ang involved sa pinapasok ninyo ni Walker. Involved ang mga bata. Okay?
naapektuhan ang emosyon nila, ang mentalidad nila. Kasi nakikita nila na masaya kayo dyan sa loob ng tahanan na yan. Tapos paglabas, kunyari hindi kayo close, si Zenny pa rin ang asawa. Siyempre yung mga bata. Diba? Malilito, mako-confuse, mabubuang yung mga yan, kakaisip. Ano bang setup ninyo kasi? Diba? Be responsible sa inyong mga emosyon. Be responsible sa inyong mga aksyon. Be mature sa sitwasyon na meron kayo. Okay? Huwag kang oo ng oo lang. Kasi yun ang gusto ni Walker. Matuto kang humindi. Lalo pat para naman sa ikabubuti mo at ikabubuti ng sitwasyon. Okay? Maraming salamat, Alfonza. Isang nakakalokang kwento ang binahagi mo sa amin dahil, syempre, di ba? Nauna ka nga, may anak nga kayo, pero hindi sa'yo kasal. So, sobrang komplikado. Pero, umaasa ako, 10 ng lahat ng nakapakinig ng iyong kwento na gagawin mo ang tama kahit anong mangyari. At ilalagay nyo sa tama ang lahat kung gusto nyong panindigan ang kung anong meron kayo ni Walker. Okay? Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang mga komento over our text line 0977-7000-915 and of course sa atin pong Facebook pages. Bago po ako magpaalam at bago po nyo makasama ulit si Big Man, si Marco Acero, ay binabati po natin ang happy, happy birthday si Jen Jen. Happy birthday! From your Lord Fell Marketing family, mga staff dyan sa Navata City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok and happy, happy birthday ulit kay Jen Jen. Pinabati po natin si Romy Palma, si Rams, si Roy, si Arnie, si Lucy, si Josephine, si Lilia, at si Roger Madera. Maraming salamat po! Oo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Binabati rin po natin sina Ate Apple and Ate Chris of Labor, SNR Commonwealth. Diyan po yan sa may Quirino Highway. Napakagagaling maglinis ng kilay at ng kung ano-anong dapat tanggalin na buhok sa katawan. Thank you po. Thank you Ate Apple and Ate Chris. Salamat sa pakikinig. Babalik po ako bukas para sa panibagong edisyon ng ating Heart Stories. Pero mamayang gabi, meron tayong banding ng kaunti sa atin pong winning time. Syempre, dito lang po yan sa 91.5 Win Radio. Nag-iisipan pa ba yan? Oras po natin sa buong Kapuluan, 2:37.